Hi guys. Nandito pa ako ngayon. It's already 10. Pag 10:39 pa. Kumakain. Tumutun na ako. So, nandito ako sa restaurant. Yan siya. Yung pangalan sa pangalan. Kasi pagkain ako. Dito ako sa Riyadh because today is the start of the holiday. 5 days siya from May 11 to May 15. So, pwede kumain ako. Oh, ako lang mag-isa. Nakaya ko. Guys, habibi. This is my food. Sa kamsa. Masarap siya. Iba yung ano niya, iba yung lasa niya. Di yung kabsa na wala yung kinakaya. Ayan. Half chicken daw to. 18 reals. Masarap. Kain tayo guys. Kain tayo mga habibi. Hi guys! It's a cafe. Tapos, you have to wear your mask inside. Kasi tinanggal ko siya, tapos sinita ako nung T-boy. Yung in charge dito. Parang waiter. Kaya kailangan magmask. Tambay na ako dito kasi malapit din siya sa yung accommodation namin dito sa Riyadh, company accommodation. Siguro nasa kabilang ano lang siya, nasa kabilang kanto kaya dito ako tumambay. Underwater, you can't breathe here. Looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Guys, nandito ako sa Hyatt Mall kasi magpapabakuna ako. Walang kataw-tao kasi 6, magsi-6:30 na. So magsasala at tapos na yung fasting ng mga Muslim people. I love KSA. Ayan. Itong mall na to, ito ata yung may sinihan sa loob pero I don't know if open na siya. Pero hindi pa open yung ibang shops eh, ginagawa pa lang. But let's check this out inside. Anong meron sa loob? Sana papapasukin ako, baka family lang. So ayun guys, no? Ayan, Vogue Cinema. Open na pala siya. Chinek ko yung mga ano, mga showing na palabas. So lang, hindi ko kilala kung anong ano ba yung Wrath of a Man, Notre Dame. Tapos, napunta sa Indian movie. Eh, hindi ko naman alam yung mga movie na yun. Kung anong... So ang regular price is 55. Tapos ang parang siguro VIP siguro 65 reals. Okay lang. Affordable naman. Kaso lang, hindi ko naman alam yung mga movies na yun. Hindi naman familiar sa akin. Guys, habang naglalakad ako dito, tingnan mo naman, no? Look what I found. What I saw. Look what I found. Anahaw. Diba? Nanood pala ako ng Miss Universe kanina kasi maaga.
Mia? Ravia Matia? Bisaya. Galing din rumampa ni Rabia for swimsuit. Maganda rin siya. Pero yung ano niya, yung sa evening gown, hindi ko lang masyadong feel yung ano niya. Maganda naman yung gown niya. Color yellow. Gold ata yun. Kaso lang, I don't like her ano hairstyle. Parang hindi fit sa kanya yung hairstyle. Kasi kagano siya. Parang kagano. Dito ata yung style. Kagano. So parang hindi siya ano. Hindi siya, parang hindi bagay sa kanya. Ganong hairstyle. Pero yung sa swimsuit, yun okay naman siya. Yung sa evening gown lang niya, parang siyang ano, parang siyang nagka-edad, parang kumanda, ganun. Anyway, hindi naman ako fashion expert. So, but she's doing great. Sana manalo siya. Good luck, Rabia Mateo! In your quest for the Miss Universe Crown 2020! Hi, guys! Nakakaloka. Kapit tayo. So, ayun nga. Wala pa akong tulog. Oh my gosh. It's alas 5 na ng umaga. Hindi pa ako umuwi. Kasi today is last day ng bakasyon. So, ito din natin. Wala na akong tulogan. Ano na? Alas 5 na. My gosh. Dito ako sa may kapihan. Wala na akong tulog. Ito din natin. Tarakata! Forget it. Naglalakad ako doon sa may ano, malapit sa may gasoline station. Tapos habang naglalakad ako, may lumapit sa akin na harap. Binigay sa akin yung sandwich tsaka ano, tsaka juice. Salamat pala sa dik. Thank you very much. Nakain mo tayo. So, ngayon is last day ng bakasyon namin, 15. Tapos, bukas may pasok na kami. Share ko pala sa inyo guys yung vaccine, nagpabakuna na ako. May first dose na ako noong May 12. Tapos, hindi ko pala kung kailan yung second dose kasi hindi pa sinabi. Sinabi kong kailan na babalik. Tinanong ko siya, sabi ko, kung babalikin ako doon sa Hyatt Mall kasi doon yung bakuna. Tinanong ko siya kung babalik ako doon sa Hyatt Mall or the sick pangalawang dose. Sabi niya hindi daw, so hindi ko alam kung paano mako, hindi ko alam kung paano mako magaan ng second dose ng bakuna. Tapos ayun, wala namang ano yung effect sa katawan. Wala naman akong naramdaman na doon yung makikipwento ng mga kaibigan ko na sakit yung katawan, tapos parang mag-chill or alam yun, parang manlalamig yung katawan, ganun. Wala naman ako naramdaman na ganun. So, syempre, papasalamat ako kasi okay lang ako. Hindi nag-preap yung katawan ko ng katulad sa kanila. Ang bakuna ko pala is Pfizer, BioNTech. Ayun. Pero nung after ng bakuna ko, kasi inanilay nila yung kinukuha nila yung inanilay yung kama ko, tapos sabi, nag-message yung Ministry of Health. Sabi, 14 days yung parang titignan yung effect sa katawan mo, ganun. Ano magiging reaction ng katawan mo ganun siyang 14 days. So far, so good naman. Wala naman akong naramdaman na kakaiba. At hindi naman masakit yung katawan ko. Hindi naman na... wala namang ganung epekto na ano, na parang masama yung pakiramdam. Kaya nagpapasalamat ako. Thanks goodness. Thanks God. Ayun. So yun lang yung experience ko guys. Hindi ko alam na ano eh. Yung alam na nabagunahan ako. Yung pag-inject sa akin na ganyan parang ulang. Kagat lang ng langgang. Tapos sabi niya, okay, done. You go to the other side. Parang separate room. Pa-open ka muna ng mga ano. Siguro 5 minutes. Ganun. Tingnan yung siguro reaction ng katawan mo yung ano yung magiging pakiramdam mo after ng injection. Parang ganun lang. So ayun. Grabe, nakakaloka. Wala pa akong tulog. Lasing ko na. Oh my God. Uwi na ako maya-maya. Magkakapi muna ako. Ganun yung mata ko. Tumatanda na lola niyo. May eye bags na. May mga ano ba na tawag dyan? Mga fine lines. Ang ganun. Hiningal ako, may gano'n sa kakalakad. Ayan.
Andun yung tinutuluyan ko, doon banda. Malapit lang. Ha 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 ha.